300 cuttings na may tubo na po. Binili sa La Union. Mm-hmm. Tapos, naitanim dito kasi ito po dating palayan siya. Mm-hmm. Sayang kung... Kasi wala naman siyang tubig sahod sa ulan na sinasabi. Pagkaumulan, sakalang matataliman ng paalay. Mm-hmm. Ngayon po, nung kami nag-ikot sa La Union, sa Norte, mm-hmm. nakita namin na may mga tanim din pala silang ganito. Mm-hmm. So, naisipan namin mag-asawa na magtanim dito para na ano ko na hindi masayang yung lupa. Opo. So, sa nung unang tanim namin, binagyo, na wash out siya. Wala, halos walang natira. Tapos bumalik kami ng cuttings na lang. Ako na yung nagpatubo. Eto na siya ngayon. Namunga na siya. Pero after 3 years pa bago namunga. Mm-hmm. Pinag-aralan pa talagang mabuti. Binalik-balikan ko yung technician na nagturo sa amin doon hanggang sa napapunta namin siya dito. Mm-hmm. Si Manong Robert, yun po yung nagturo sa amin. Tinuro sa amin yung, hindi lahat ng technology. Mm-hmm. Itinuro niya sa amin. Napunta lang siya dito pag magpuproning, mm-hmm. magpabubungahin. So, ito na ngayon. Hindi ko akalain na mamumunga siya dito. Na magkakaroon din pala yung albay ng grape farm. Mm-hmm. Hindi ko sa ngayon na maraming bunga na masaya sa pakiramdam na meron kang natutulungan kasi kumbaga yung mga empleyado ko dito taga rito rin lang sila. Mm-hmm. Mm-hmm. Ngayon po isa na siyang farm tourism. Mm-hmm. Dinayo na po siya ng provincial director ng tourism. Dito po sila nung nakaraang Sabado. So sa haba-haba ng pinaghintay namin, eto na. Mm-hmm. Napabunga namin siya. Mm-hmm. Napakasaya. Isang mm-hmm. tulong sa barangay, isang tulong sa komunidad, at lalong-lalo na mapaunlad ang turismo sa bayan ng Libong. Mm-hmm. Ngayon po na ganito na, dati kasi pinagtatawanan kami na nagsasayang lang kami ng oras, ng panahon, mm-hmm. ng pera, mm-hmm. sa pagtatanim ng grapes. Mm-hmm. Na yun nga, sa 3 taon kasi hindi namin siya mapabunga, ngayon lang namin siya napabunga. So yung ano ng mentalidad ng tao, nandoon yung... Pinagtatawanan kami, meron nga nagsasabi na pag yan ay napabunga, sila na mismo yung papakyaw nung mga bunga pag napabunga. Mm-hmm. Sa awa ng Diyos, eto, napabunga namin sila pero wala, ano lang, kumbaga, naipakita ko sa kanila mm-hmm. na sa pagtsatsaga, ang lahat naman na pagtsatsagaan. Ang lahat ay napagtitiisan. Kaya, eto po yun, yung pinaghirapan, yung pagod, sulit na sulit. Mm-hmm. Ito matatamis. Nakakailang visitors na kayo mga sa isang araw? Nung Sunday po, 577. Wow! Sa isang wow. araw! Wow! Daming! Kasi ngayon, weekdays, pero pag ganito pong weekdays, mga ilan? Ko lang nabilang kahapon. Mga lampasan din dito. Hindi naman siguro. Ngayon siguro 100. Yung mga taga-Naga pa yun. Alam mo, ito masarap yung maliliit na ganito. Bibili rin po ako. Wala lang magdaan. Gabi, kinakain ko po ito. Siguro nakakatulong ako kasi wala namang kakabibili na ito. May isang ano rice. Oo. Yeah. Alam niyo, ito gusto kong maliliit. Matamis. Wala nang pumipitas nito, parang pasas na siya. Pero gusto ko na. Meron po akong kapatid na may farm sila.
nagpaplano silang maganito din. Sabihan ko mag-visit sa inyo. Pero sila, pang personal din lang. Kasi kung, how much pang investment ng ganitong area? Bago kayo makapagpabunga? Ano na po, mara, hindi ko... Million din. Ito lang pong area ito ng grapes. Parang inabot na siya ng ganun, sa 3 years po. Tapos may mga nag-aasikaso, papapalit-palit yeah, ako nag-aasikaso. Yung pag-maintain, grape picking. Parang it's unimaginable, impossible na magkakaroon tayo dito sa Albay. So this one, parang within the reach of Albayanos, meron na tayong ganito. And yung experience na affordable naman, and then kahit sino pwedeng mag-visit. Kasi for just like 50 pesos, makakakita ka na ng paano ba yung bunga ng grapes, and then yung experience mo na makakapitas ka ng ganito, na hindi mo na kailangan mag-travel pa ng malayo. So I think kailangan i-promote to. Saka sana yung agri rin ng ng Albay magkaroon ng projects na mamigay ng seedlings na ganito para lahat magkakaroon ng chance na kahit what do you call it, yung sa backyard farming, magkakaroon tayo ng experience na pwede naman pala sa Albay. Kailangan lang ng support from the government.